Boss, dito lang dito. Ma, 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 ma. Dalihan mo, kuya, dalihan mo. Nurse! Nurse! Tulong, tulong! Tulong po, tulong! Tulong! Pinanay po namin! Nurse, please, nakikiusap ko. Pansinin niyo naman ako. Nurse! Anong kasalina? Kanina pa kami nandito eh! Nurse, saan ka nag-iingalo? Ano ba kung gusto kong nangyari? Ano ba gusto kong mangyari pa? Ha? Gusto patayin kita dito ngayon! Kuya, si Mama! Kuya! Kuya, si Mama! Ma! 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 Wala na ang ilaw at wala rin ang haligi ng tahanan. Ngayong hapon, si Kuya ang magsisilbing nanay at tatay. Panganay si Madison at gagawin niya ang lahat, kahit isakripisyo pa ang sariling buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mga kapatid. Hanggang saan kaya ang kayang tiisin ni Kuya? Sige pa, sige pa! Kung dumiretso ka sa ospital kanina, edi, hindi sana tayo mananalo. Oo nga, ikasakit man. Nakita mo naman, pati yung perang pambayad sa ospital, pinangsugal ko. Para lang makasama kita. Galing mo. Bahala na matodas ang asawa ko. Mahal na mahal kita. Wala nga, kaya tao itong tao. Bakit ba? Bakit ba? Napatay nanay ko dahil sa'yo, hayop! Grana! Lumayas na kayo! Masilay sa kayo! Mga malas kayo sa buhay ko! Layas! Tara na! Tuluyan na ngang pinalaya sina Madison ng sarili nilang tatay. Pero tulad ng kanyang pangako sa ina, ginawa ni Madison ang lahat. Mabuhay lang silang magkakapatid. Mamaya na yan. Kumain na muna kayo. Iga. Uy! Sige lang, kain lang kayo. Hindi pa ako nagugutom eh. Tsaka nagda-diet din ako. Okay na yun, sa inyo na yun. Eh, kuya, kasya naman sa atin to eh. Oo nga. Ayos lang, mamaya na ako. Sa inyo na yun. Madison? Oh, Tinay. Ano ginagawa mo dito? May nabanggit sa akin yung tatay ko. Meron daw construction dyan na sa kabilang bayan. Baka naman gusto mong mag... Tiyan, hindi ko pwedeng iwan tong dalawan to.
Ako lang inaasahan yan eh. Diyan lang naman sa kabilang bayan eh. Kung gusto mo, ako na lang magbabantay sa kanila. Kahit weekend ka na lang umuwi, ako nang bahala sa mga kapatid mo. Sabagay eh. Kinakailangan ko naman talagang kumayod. Gawa nang nakako kay mama na akong bahala sa kanila. Ingatan ko sila. Pero sigurado ka ba doon kung babantay? Ako naman. Salamat ah. Bilis! Bilis! Trabaho! Trabaho! Lagi pen, lagi pen. Oh, Brad! Masyadong mag-aan yan. Ha? Isama mo na to. Para mapabilis tayo. Bilis! Kain-kain yan! Trabaho! Ayusin niyo yung bintana, ha? Lalagyan ko ng glass yan. Ayusin niyo. Brad! Sir. Ano bang ginawa mo? Kita mong binibisda eh. Pampalitada yan eh. Tatanga-tanga ka kasi! Bawal dito ang tanga, ha? Sinisisante! Ayusin mo, ha? Ayusin yung trabaho! Dahil bagito lang sa construction si Madison, hindi maiwasang pumalpak, kaya napag-iinitan siya rito. Pero tiniis niya lang ito dahil kailangan niya ang trabaho nito. Yeah, sir, ha? Sige. Santiago! Sir. Oh. Ito yung sweldo mo. Salamat, sir. Thank you, thank you. Tama mo muna dito. Dito. Oh, yeah. Okay. Thank you, sir. Sir, parang kulang ho yata itong binigay niyo sa akin eh. Binawasan ko talaga yan. Ang tamad mo kasi magtrabaho eh. Bakit? Babalik mo sa akin? Akin na! Ayaw mo ba? Hindi ho, sir. Okay na po ito. Salamat. Pira ka. Magagalitan na naman ako ng asawa ko nito eh. Nilasing mo ako eh. Ang bahay na. Bahay ng mga adik. Asos! Uy, ano, Ben? Huwag niyo kasirahin yung bahay namin! May tarapa na. Anong sinasabi mong bahay? Ha? Eh, bahay ng mga tagayan eh, ha? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo, ha? Umalis na nga kayo! Ano wala? Bawal dito! Aba. Di ba kayo aalis? Lokong bata ito ah. Lokong taga ito ah. Lalaban ata. At lalaban ka ah? Lalaban? Ha? Ito tapang. Lalaban ka? Ha? Ha? Wala kayo dito! Sablas mga naiwan mo! Petra! Blink! Polisyo! Tuluyan na ngang nawala ng tahanan ang magkakapatid na Santiago. At ang masama pa nito, magkakahiwalay silang tatlo. Kuya, nagugutom na ako. Huwag ka mag-alala. Tiis, konting tiis na lang, Tol. Pupunta natin si Kuya, ha? Eh, Kuya, kanina pa masakit to, eh. Hindi ko na kaya maglakad. Hindi mo ba talaga kaya? Hindi lang talaga, didiskarte lang ako. Ha? Tsaka lang. Kali, baka pwede po makingin ng konting pagkain. Wala. Sige na po, nagugutom na po kasi yung talaga yung kapatid ko. Ate, konti lang po. Wala nga! Soft drinks nga!
Butol! Ay! Yung bag ko ninakaw ng mga bata! Hoy! Ikaw! Sir. Dahil wala kang magawang tama, babagal-bagal ka, pakitang gilis ka naman, tumulong ka sa taas! Sige ho, sir. Umakit ka na! Bilisan mo! Bilisan nyo, ha! Madison, kaya mo to. Isipin mo mga kapatid mo. Matakot. Excuse me po, pwede po magtanong, andito po ba si Madison Santiago? Ayun po siya, oh. Maddie! Maddie! Kuya, tulungan niyo siya! Maddie! 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 Kumapit ka! Kuya, tulungan niyo siya! Maddie! Kuya, dalian niyo! Ano ba? Madison! Madison! Tina, anong ginagawa mo dito? Kasi nakakala ko naman ito anong mangyayari sa'yo. Bakit ba? Madi, yung mga kapatid mo nawawala. Sandali, ano? Sira-sira na yung bahay mo tapos hindi ko na sila makita. Kuya, nagugutom na talaga ako. Pahingan mo na lang, tol. Kumbibis na lang. Kita na natin si Kuya, ha? Kaya may plano ako. May plano ako. Ano? Nakikita mo yung laptop na yan. Pag nakuha natin yun, eh pangkain na tayo. Maupuntahan pa natin si Kuya. Ano ka ba, Neil? Masyadong mabigat yan. Paano pag nahuli tayo? Eh kaya nga, bibilisan natin eh. Pansinin mo, si Kuya, labas-pasok. Pag pumasok ulit yan, tirayan na natin. Paano pag nahuli tayo? Hindi na to katulad ng kanina, ano ka ba? Kuya, huwag ka matakot. Akong bahala. Pambira naman to. Basta pag sinabi kong takbo, takbo. Nang malaman ni Madison ang nangyari sa kanyang mga kapatid, agad-agad silang naghanap ni Tinay. Hindi ko talagang papatawad na sarili ko. So pag may nangyari masama sa mga kapatid ko. Madison, sorry. Kasalanan ko to eh. Hindi ko sila nang bantayan ng maayos. Sorry talaga. Hindi. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo sinisihin sarili mo. Wala kang kasalanan, okay? Isa pa, mahanap natin sila. Mahanap natin sila. Okay, sige. Ano ba itong ginagawa natin? Isa yun eh. Teka lang. Bilisan mo! Dali! Bilisan mo! Pwede ko ba magtanong? Ma,
Nakita niyo po ba yung mga batang to? Hindi po. Hindi? Hindi po. Siya. Salamat. Tara, tara, bilisan mo! Uy! Kuya! Kuya! Kuya, bakit? Anong nangyari sa inyo? Huling-huling kayo mga yan. Yun ang mga magtanakaw. Sir, hindi ko magagawa ng mga kapatid ko yun. Anong sinasabi mo? Ano ito? Sorry! Gutom na kasi kami! Hindi ko sa inyong papangaraan, Tol. Ang nangagawa niyo. Sir, pasensya na, sir. Sir, ako na humingi ng tawad sa mga kapatid ko, sir. Sir, sandali, bitawan niyo kapatid ko, sir. Sir, sandali! Sir, please, nakikiusap ako, sir. Sir, sandali! Ako na lang. Ako na lang, bitawan niyo. Ako na lang, bitawan niyo kapatid ko. Ako na lang. Kuya! Kuya! Isinakripisyo ni Madison ang kanyang sarili para mailigtas ang mga kapatid sa kapahamakan. Kuya, patawarin niyo kami. Hindi naman namin sinasadya. Hindi sinasadya? Ha? Nagnakaw kayo eh! Kasabi mo sa akin ngayon, hindi kayo sinasadya! Minakaw niyo! Hindi tayo pinalaki ng mama natin ng ganito, di ba? Bakit niyo ginawa yun? Kuya, sorry po. Sorry. Alam niyo nang gagawin ko lahat para sa inyo, di ba? Lahat kayo kong gawin para sa inyo. Nagpapakihirap ako para sa inyo. Nagkatrabaho ako para sa inyo. Eh, kuya, anong gagawin ko? Nagugutom din kami. Anong gagawin namin? Tumayo lang doon? Walang gagawin? Hindi maghanap ng pagkain? Hindi mo ba ako naisip? Ha? Hindi mo ako naisip? Nagkatrabaho ako. Ngayon paano? Nakakulong ako ngayon dito. Paano? Paano ko gagawin niyo ngayon? Paano? Sabihin niyo sa akin, paano? Hindi kayo ganyan eh. Alam naman namin alam kagawin namin eh. Mr. Cheng? Anong ginagawa mo rito? Pagnanakawin niyo na naman ako? Andito lang po ako para humingi po kami ng tawad. Mr. Cheng, alam naman po namin hindi naman po namin mababawi yung nagawa namin sa inyo. Pero humihingi po kami ng tawad sa inyo, Mr. Cheng. Nagawa lang naman po namin yan kasi po gutom na talaga yung kapatid ko eh. At saka gusto na po namin makita yung kuya namin. Patawarin niyo na po kami. Sana po, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Hindi na po namin ito uulitin. Gusto lang po namin makita yung kuya namin, sir. Sige na, sir. Nga, makaawa kami, sir. Gusto lang po namin makita yung kuya namin, sir. Hoy, pretty boy, tumayo ka dyan. Bakit to, sir? Tumama ka sa akin. Tingnan rito. Ayos, mabibigyan si Boy Pogi. Sa kanya yun. Sa niyo po ang dadalhin, sir. Dami pang tinatanong. Lige na. Mas ka na dyan. Dito, Pogi. Wala kang kawala. Buyan. Ano? Tumama ka na. Sa niyo po ako dadalhin. Munod ka na lang. Ano sinasabi? Lige na. Sorry ako, sir. Halika na. Halika na. Sarap niya. Hala niya. Hala ko na. Sir.
ibig sabihin nito? Pasalamat ka. Inurong yung demanda sa'yo. Laya ka na. Talaga ho, sir? Oo, laya ka na. Salamat ang marami, sir. Thank you. Nadi. Nay. Nadi, napatawad ka na ni Mr. Ching. Sana naman, mapatawad mo na rin yung mga kapatid mo. Kuya. Kuya. Matitiis ka ba kayo? Sigurado ba kayo? Oo naman. Ayoko naman magbuhat. Ay, yun naman hindi ko hahayaan. Ayoko nahihirapan yung mahal ko. Kuya! Ay. Kuya! Oh. Tignan mo. Ginawa namin sa school. Boys, ang ganda niyan, ha? Ganda! Sige, sabit mo. Tol. Nga pala, unti-unti natin bubuhayin ang bahay natin dito. Para sa atin, siyempre. Sa ating magkakapatid. At para na rin sa'yo. Susus! Nako, nagdadrama na naman tong isang to. Hindi ko nagdadrama. Oo, kaya... Ay, naku, sabit na nga natin to para masimulan na natin tong bagong buhay na to. Sin, tol, ha? Maklase ka, tol. May talent ka pala ng ganyan. Wow! Nice yan, ha? Menor de edad pa noon ang mga kapatid ni Madison na sina Ryan at Neil nang ipadanas ng kapalaran sa kanila na hindi biro ang mabuhay. Bukod kasi sa wala ng magulang na mag-aaruga at walang permanenteng tahanan, wala rin kaide-ideya ang tatlo kung papaano sisimulan ang kanilang buhay. Tumira ako kami sa isang kubo na ano, isang kubo lang na walang kuryente, walang tubig para lang magkakasama kami. Naranas po namin na dalawang araw hindi kami kumain ng kanin. Siyempre po na natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanila. Pero dahil nangako si Madison sa kanilang ina na itataguyod niya ang mga kapatid, siya ang tumayong ilaw at haligi nila. Siya po yung tumatayong ano, magulang namin. Na pag wala pa kaming pagkain, siya po yung ano, siya po yung nagbibigay sa amin. Sa ngayon, nagsisimula na ng sariling pamilya sina Madison at ang asawang si Tinay. Gayunpaman, sinisigurado ni Madison na nasa poder pa rin niya ang kanyang mga kapatid. Dahil hindi raw pinangarap ng kuya ng pamilya na mawalay sila sa kanya. Sobra po. Sobrang halaga po sa mga kapatid ko. Kasi sila na lang po talaga yung pamilyang tinuturing ko ngayon. Batid ni Ryan at Neil ang malaking sakripisyo ng kanilang kuya para sa kanila. Kaya naman sumulat si Ryan sa wish ko lang para sa isang simpleng kahilingan. Sana ngayong darating na Pasko, meron silang matatawag na tahanan. Kahit ganito pong kahirap yung buhay namin, huwag po kami mag-iwan nun. Kasi kami-kami lang po talaga yung magtutulungan. Wala naman po kami ibang malalapitan na maaasahan. Buong buhay ni na Madison, Neil at Ryan, puro pasakit na lamang ang kinaharap ng magkakapatid. Kaya naman ngayong nakarating sa amin ang kanilang sulat, sisiguraduhin naming magiging maaga ang Pasko ng Santiago Brothers. Para sa mga hindi nakakaalam, espesyal ang hardin na ito sa ating programa. Hindi na kasi mabilang ang mga liham nyo na binasa namin dito. At ngayong araw, dito namin ipapaalam ang magandang balita sa Santiago Brothers. Kuya, ano ba pang gagawin namin dito? Magkukupit po ba kami ng damo? Kabaliktaran ang iniisip mo, Madison. Dahil ngayong araw, kayo ang aming mga panauhing pandangal. Hello! Hulaan niyo kung bakit kayo nandito. May hula kayo? Kayo ay nasa... Correct! Mismo! Kayo ay nasa... Correct! Mismo! Nakarating sa amin yung kwento nyo, yung ginawa mo para sa mga kapatid mo. Nakakatuwa na tingnan kayong lahat ngayon na nandito. Ha? Tanungin kita, no?
Hindi siguro lahat ng kuya gagawin yung ginawa mo. Ano yung nag-udyok sa'yo na gawin yun para sa mga kapatid mo na akuin yung pagkakamali nila? Bilang pong isa ako sa panganay sa aming magkakapatid. Para po hindi nila danasin yung hirap na nasa loob ng kulungan. Mas mabubuting ako na lang po siguro ang dumanas. Hindi ka ba na-guilty nung inako ni kuya yung kasalanan mo? Hindi po. Iyak na po ako na iyak. Siguro kung hindi ginawa ni kuya yon, ano kaya ang magiging buhay mo ngayon? Siguro po nasa kulungan pa rin. Wala na po. Hindi rin nakakalimutan ni Madison ang binitawang pangako sa pinakamamahal nilang ina. Si Mama po ay nabubuhay pa po. Meron po siyang hiniling sa amin bago po siya. Hindi daw namin pabayaan yung isa't isa. Niya po yung pinangako kay Mama na kahit anong mangyari, umandama na ako, magkakasama pa rin kami ng kapatid ko. Tutulungan ko. Hindi mo talaga binitawan yung pangakong yon hanggang ngayon. At alam ko yung nanay niyo ay talagang siguro nakangiti sa langit, no? Oras na rin siguro para bigyan na natin ng katuparan ang inyong wish. Meron kaming munting sorpresa para sa inyo. Itong box na ito, gift namin to sa inyo dahil magpapasko na. Pero dapat mangako kayo, hindi nyo bubuksan hanggang makarating kayo sa susunod nating pupuntahan. Ha? Pero pwede nyo alugin. Sige nga, hulaan nyo nga. Ano ba yun? Pumahulaan na. Kinabukasan, biyahing silang Cavite muli ang Santiago Brothers. Tangan ang kahon na naglalaman ng isang regalo na alam naming matagal na nilang inaasam-asam. Kahit nakapiring, batid ng magkakapatid na pamilyar sa kanila ang lugar. Panahon na siguro na kahit papano ay maramdaman naman ni na Madison, Ryan at Neil ang maging tunay na masaya. Isang maagang Pamasko ng wish ko lang sa inyo, ang bagong bahay na ito! Hindi na kasi nila kakailanganin pang matulog sa kalsada o kaya naman ay makituloy pa sa bahay ng ibang tao. Hindi na naitago ng tatlo ang labis nilang tuwa. Hindi ko po akalain ng ganito po. Kung nagagandahan na kayo sa labas ng bahay, hintayin niyo kung ano ang naghihintay sa inyo sa loob. Kaya naman pwede na niyo buksan ang kahon. Aso. Mula sa dining table, sofa bed at double decker bed hanggang sa toilet and bath, maayos niyong magagamit sa loob ng smart house na ito. Huwag kayong mahiya na namnamin ang buong bahay. Mamayang gabi na kasi, dito na kayo matutulog. Hindi nga rin po ako makapaniwala na sobrang ganda po dati po kasi sa tagti-tagting bahay lang po, walang ilaw, wala po lahat. Ngayon po sa ganito kaganda, napaka-decente pong bahay po. Hindi nang araw talaga natutulog ang Diyos sa mga taong patuloy na kumakapit sa Kanya. At kung nangyari raw sa kanila ang napakagandang biyaya na ito, hindi rin imposibleng mangyari rin ito sa inyo. Sabi ko po sa mga taong mawawalan po ng pag-asa, kapit lang po, pray lang po. Huwag pumawala ng tiwala sa isa. Iba talaga ang Paskong wish ko lang! Woo! Wish ko lang! Wish ko lang! Naniniwala ang ating programa sa isang kasabihan na matagal na naming napatunayan na walang imposible sa tao, mabuti. Saludo kami kay Madison at sa marami pang tulad niya na tumatayong ama at ina. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.